Magandang umaga po, na ipaskil na ng mga tauhan ng DILG sa labas ng Makati City Hall ang panibagong suspension order ng ombudsman laban kay Makati Mayor Junjun Binay. Pero kasunod niyan, muli na namang nagkagirian ang mga otoridad at mga taga-suporta ng mga Binay. Kagabi nga, nagkasagutan pa mismo si Vice President Jejomar Binay at isang opisyal ng Southern Police District. Kumustahin natin ang lagay roon. May news to go si Haji Rieta live. Haji. Yes, Hawi Kara, as alas 8 kanina umaga ng formal ng naihain itong panibagong suspension order laban kay Makati Mayor Junjun Binay dito nga sa labas ng City Hall ng Makati City Hall Building 2. Pero bago pa man na maihain ng mga taga DILG NCR itong suspension order laban kay Mayor Binay ay nagkagirian na ang magkabilang panig ang mga taga-suporta ng pamilya Binay at itong mga polis na magdamag na nagbantay sa harap ng City Hall. DILG para nga ipaskil yung suspension order para kaya Makati Mayor Junjun Binay. At pagdating pa lang ng mga taga DILG ay nagkaroon na ng girian. Yung mga upuan, hinagis dito sa mga polis na nagbabantay naman doon sa may pintuan ng dito sa harapan nitong Makati City Hall Building 2. Ayaw nilang payagan na ipaskil o maiserve man lamang itong suspension order para kay Makati Mayor Junjun Binay. Hawi Kara, yung naipakita natin kanina na footage ano, ay talagang hindi na napigilan itong girian sa pagitan nga ng mga supporters ng pamilya Binay at itong mga polis, mga puan ay talagang nagliparan dahil gusto sana nila na huwag matuloy itong pagpapaskil ng suspension order laban nga kay Binay dito sa City Hall. Pero ganun pa man, hindi rin napigilan ito at tuluyan nga itong naihain. Samantala, kagabi ay magdamag din na dumating itong mga supporters ng pamilya Binay. Pero bago pa man sila tuluyang makapasok o makalapit sa Makati City Hall, ay hindi muna sila pinayaga makapasok ng mga polis. Kaya naman na si mismo nga Vice President Jejomar Binay na nakiusap sa mga polis na payagan ng makapasok ang mga supporters sila. Narito ulat. Muling nagkagirian ang mga polis at mga taga-suporta ng mga Binay kagabi matapos silang hindi papasukin sa loob ng compound ng Makati City Hall. Ang mga taga-suporta ng mga Binay, todo tulak sa barikadang hawak ng mga polis. Pero ang mga polis di nagpatinag. Si Vice President Jejomar Binay nakiusap sa mga polis na papasukin ang mga ito. Matapos ang ilang saglit, wala nang nagawa ang mga polis kundi papasukin ang mga tao. Matapos nga no, itong pakiusapan ni Vice President sa mga polis ay pinapasok na rin yung mga supporters. At kasama nga si Vice President, papunta na ngayon sa may Makati Building 1 para magkaroon ng isang programa. Yung mga tao dito talaga nagsasaya, sinisigaw nila na Binay pa rin at talagang sinasabi nila na sinusuportahan nila ang mga Binay. Sumunod na pinuntahan ni BB Binay ang iba pang checkpoint sa paligid ng City Hall at muling nakiusap na papasukin ang mga tao. Pero nang tanggalin din ang barikada, tila nagwala ang mga Binay. Ang pulis na ito, halos kaladkarin ng mga tao. Ngit-ngit ng mga tao, pinigilan daw sila ng mga pulis na sila'y makapasok. May instruction naman na maximum tolerance. Kaya okay lang, kahit
ano yung gagawin sa amin, kung ano yung binigay na utos sa amin, sinusundun po namin. Sir, ang order is immediate family and lawyer? Opo. At yun lang po. Paano yung sistema? Actually, may mga pumapasok pa isa-isa. So, nagpapakilalang mga immediate family, pinapapasok naman namin. Pero pag mga groupings, katulad ng mga iba dyan, makikita mo naman sa ano nila eh. Hindi na namin pinapapasok yun. Kaya nang magbarikada mga pulis sa harap ng bagong City Hall, panibagong tensyon na naman. Bago pa yan, una nang kinumpronta ni Vice Presidente, si Elmer Hamyas. Panggigipit na daw kasi ang ginagawa nila. Pero ayon kay Hamyas, trabaho lang. Marahas ka sa tao, ha? Sir, wala po akong ginagawa ng ganun karahan, sir. Masa sinasabi ko lang sa'yo? Sa loob po ng 33 taon. Mr. Vice President. Mr. Vice President, okay. Nirespeto po kayo bilang Vice President. Ito daw nirespeto po. Opo, wala po tayong ganun. Ang purpose lang po natin dito, para taliin po katahimikan dito sa lugar nyo. Wala po tayo, diba? Ba't mo hinaharang? Wala naman nagugulo. Ano pong hinaharang? Nag-checkpoint kayo eh. Nag-checkpoint po tayo. Illegal yun eh. Coercion po yun. Sir, si Mr. Vice President. Coercion po yun. Kaya nga kami nandito para paliwanagan. Hawik na sa ngayon ay tahimik na no, dito sa labas ng City Hall. Nandito tayo ngayon sa labas ng City Hall, ng Makati City Hall. At yung mga polis ay nakaupo muna dito sa gilid. At magkatabi sila kasama nito mga supporters sa ma'am ng Pamilya Bina. Yung papel na nakikita nyo doon na nakapaskil sa posting iyan, yan po yung suspension order na inihain na nga ng DILG mula naman sa Ombudsman. At ang pagkakalam natin ay batid na ito ng kampo ng mga Binay. Pero sa ngayon ay inaantay pa rin natin ang kanilang reaksyon o kanilang magiging susunod na hakbang matapos nga ihain sa itong kanilang suspension order laban nga kay Binay. Hawi Gara? Okay, Haji, paano ngayon ang mga transaksyon dyan sa Makati City Hall? Kung ikaw ay may business ngayon sa Makati, saan ka lalapit? Bukas ba yung City Hall? Sino ngayon ang tumatayong mayor? Sino ang pipirma ng iyong mga dokumento? Tama ka dyan, Kara. Isa nga yan sa malaking katanungan at problema na lumilitaw ngayon. Ano? Dahil ang sabi sa atin kahapon ng mga taga City Hall ay business as usual ngayong araw. Pero problema, yung ilang mga empleyado ng Makati City Hall ay hindi pinapapasok dito. Bagamat nagpapakita sila ng kanilang mga employees ID, ay nahihirapan pa rin silang makapasok para nga makapagtrabaho. Dito sa may pagpatuloy nga itong mga transaksyon dito sa Makati City Hall. So ngayon, Kara, hindi natin alam ano kung paano ngayon itong kalagayan ng o yung transaction dito sa loob ng Makati City Hall. Dahil sa ngayon ay wala pa tayong nakakausap o hindi pa maharap itong mga authorities which is na makapagpaliwanag ng mabuti na yan. At ang pagkakalam din natin sa ngayon, Kara, ay batid na rin ang kampo ni Vice Mayor Peña. Ito nga nangyari ito. At inaantay na rin niya itong formal na kautosan ng DILG kung siya ba ay mag-assume na bilang acting mayor ng lungsod ng Makati, Kara. So, alam naman natin, Haji, this is the second na preventive suspension order dito kay Junjun Binay. At the first time, itong si Vice Mayor Peña ay nagdeklara siya kaagad at sinetap niya kaagad yung bagong City Hall doon sa yung old City Hall at doon na daw ang business, di ba? Yun ang nangyari dati. Ngayon ba may ganyan ng pronouncement si Vice Mayor Peña? May ganyan na bang directive na dahil suspended si itong si Binay ay siya na ang papalit ngayon at hahalili na? Yes, Kara, yan nga yung malaking difference din kumpara nitong nakaraan na unang suspension o pag sumiti nga nitong suspension order laban kay Mayor Binay. So ngayon, wala tayong naririnig na anumang pronouncement from Peña's camp. At yung pagkakaalam lang natin ay maging itong kampo ng mga Binay ay inaabangan din itong kilos ni Vice Mayor Peña, Kara. Okay, Haji, may dagdag na katanungan sa iyo si Hawi. Yeah, Haji, balikan natin yung video kanina ng mga namamato sa mga pulis, no? Alam na ba ng mga pulis kung sino-sino yung mga to at posible bang sampahan ng kaso yung mga yan? Kasi kitang-kita sa video, namamato sila ng mga upuan, no?
Yes, Howie, at talagang mismo nga nakita natin ano kung paano nagkabatuhan dito nga sa labas ng Makati City Hall. At isa ngayon ay inaalam na naman na ng mga pulis itong pagkakilanlan, itong lahat ng mga nakisali dito sa Girian sa pagitan nila. At yung mga mailang mga nakita tayong sugatan, at inaalam na rin, ginagamot naman na sila itong mga nasugatan dahil may mga nakita tayo kanina, Hawin, na dumugo yung mga umudela na bato ng mga bangko. At mabanggit ko na rin, Hawin, no, tayo ay medyo nadami din tayo no, sa kaguluhan ito dahil inasahan kasi natin na magiging maayos itong pag-serve ng suspension order laban kay Binay, pero hindi na rin na natigilan at naitika tayo sa gitna nitong kaguluhang ito. Ha? Yes, pero kasi mga... dahil ang nakita nyo, ay... yes, sorry. Hindi, gusto ko lang sabihin, ha, yung pinapanood na natin ngayon na paghahampas ng mga upuan sa mga polis, medyo shocking yan, no? Kasi talagang diretsahang ina-assault ngayon yung security forces ng batas, ng gobyerno. Yes, right, Javi, pero ang mga pulis naman talagang nakapigpigil sila at talagang hindi sila gumante, and then talagang protektahan nila yung kanilang mga sarili gamit nga itong mga kalasag nila. At ang pagkakalam natin sa ngayon, Javi, ay iniimbestigahan na rin ng SPD itong naganap nga no, na hampasan ng mga upuan at kung sino yung mga aktwal na naghampas ng mga upuan laban sa ating mga kapulisan, Javi. Okay, may nakita akong video kanina na may parang hinuli yung mga pulis na isa. Bakit daw hinuli yun? Nadamay ba yun? Ina-accuse ba yun na kasali dito sa pag-assault ng mga pulis? Yung hinila kanina, Hawi, ay nadamay lamang ano, dahil napadaan lang siya dito kanina, Hawi, pero dahil nga sa nagkakaroon na ng kaguluhan, ay hinila siya ng mga pulis nang sa ganun ay hindi na madamay. At yung iba naman, Hawi, kasi ay hindi rin as much, hindi sila kasali ano, dito sa nangyayaring kaguluhan dito. Yung iba ay mga simpleng empleyado lamang na nagaantay na makapasok sa loob ng Makati City Hall. Pero nung nangyari na itong girian sa pagitan ng mga pulis at ng mga supporters sa mga Binay, ay hindi na talaga naiwasan at talaga ay nadamay na. Okay, Haji, ano bang nalalaman natin tungkol dito sa mga sinasabing supporters ng pamilya Binay? Ano ba ito, mga barangay officials, mga tao lang dyan sa barangay na pumunta dyan? Organized ba ito? Kasi may umiikot halimbawa sa Twitter na may libre daw pagkain, meron daw transportasyon, etc., etc. Ano ba yung nalalaman natin tungkol sa composition nitong crowd? Yes, Howie, first hand, nakita natin na pinakain naman sila. Itong mga supporters, pinakain sila kaninang umaga ng sopas ano, bilang agahan nila. And then yung classification ng mga supporters, yung mga nakakausap natin, ilan ay mga barangay officials ng lungsod ng Makati. Ang ilan naman ay mga ordinaryong citizen lang ng Makati na talagang sumusuporta lamang kay Mayor Junjun Binay, maging na rin sa pamilya Binay. And then may mga nakukuha rin tayong information na, Hawi, na may mga ilan daw na hindi taga Makati, which is yun nga yung iniiwasan ng mga kapulisan dahil posibleng itong mga hindi taga Makati ay baka raw magdulot ng kaguluhan dito. Pero ang paliwanag naman, Hawi, ni Senator Nancy Binay, noong nakausap natin kahapon, kung hindi naman ibig sabihin na porket hindi taga lungsod ng Makati, ay bawal nang sumuporta sa kanila. Kaya naman na ikinalulungkot nila, Hawi, na bakit nagkaganoon, bakit hindi pinapayagan kung taga Makati ka man o hindi, dapat pinapayagan pa rin daw na makapasok dito as long as nagbibigay daw sila ng suporta sa pamilya Binay, Hawi. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.